Ay magandang araw po, Great Fluency. Narito na naman po tayo sa videong ito upang kayo po ay aking matulungan sa inyong mga gawain mula sa inyong mga module. Ito po si Ginoong Ray D. Montesilio, ang inyong guro sa ika-apat na baitang mula sa Paralang Tagum Youth School. Pakihanda po sa inyong mga sarili at ang inyong module. Makinig po ng mabuti. So ito na po ang ating learning module ESP4. Quarter 1, Week 2. Bago natin simulan po, pakisulat muna po sa inyong mga pangalan dito. Kalakip na po ang address, grade level, pakisulat lang dyan for pangalan po na inyong paralan, Tagum Youth School. Pangalan po na inyong guro, Ray D. Montesilio. Ngayon, punta naman po tayo sa ikalawang pahina. Sa pahinang ito ay inaasahan po na kayo ay makasuri sa mga pangyayari bago gumawa ng di kanais-nais na hakbang. Ang reference po na aking ginagamit sa leksyong ito ay mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao 4 na makikita sa pahina 19. Sa module na ito ay malalaman po natin ang pagsusuri ng katotohanan. Sa anumang narinig, nabasa at nasaksihan, kailangan ang pagsusuri ng katotohanan. Pag-aralan ang larawan. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng dalawang batang mag-aaral sa opisina ng principal? Paano sila nakikipag-usap sa principal? Ating ilarawan. Ano kaya sa palagay mo ang saloobin ng principal ukol sa dalawang batang kausap niya? Ating ipagpatuloy sa susunod na pahina ng ating module, ating alamin. Sa pahinang ito, meron po tayong isang kwento na pinamagatang Ano ang Nangyari? Sa ngayon ay hahayaan ko po kayong basahin ang buong kwento, dapat intindihin at unawain. Pagkatapos nyo pong basahin, pakisagot na lang po sa mga sumusunod na tanong. Basahing maigi ang mga panuto upang lubos po nating maintindihan ang mga naibigay na gawain. Ating isa puso. Mahalaga ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip, pagkabukas-isip, pagkamahinaon, at pagkakaroon ng pagmamahal sa katotohanan upang anumang aalahanin sa buhay ay malutas. Kung may mga suliranin sa pagtuklas sa katotohanan, sumangguni muna sa mga taong kinaukulan bago gumawa ng anumang nararapat na hakbang. Ating isagawa. Sa pahinang ito, lagyan ng check ang puwang kong ginagawa at X kung hindi naman. Pakisagot lamang mula 1 hanggang 10. Ating isa buhay. Ako ay nangako na gagawin ang mga sumusunod. Kayo na pong bahala magbasa mula 1 hanggang 2. So hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang buhay.